umaga, maganghani at gabi, makikita ko ang pustong kayapti. Paano nga ba to, hindi ako makahindi? Wasto na lang at isipin ang mabuti. Vista Pilipinas. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy, ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalad mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Kay Vista Pilipinas. Pista, pista, busis mo ay busis ko para na. Pista, 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 laban mo ay laban ko para na. Pista, 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 Pilipinas. Oh yeah! Naghahanap ka pa ng brother na astig. Walang kinikiling at matindi at magindig. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabi. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Pista Pilipinas. Pista, pista, ang boses mo ay boses ko. Tara na. Pista, pista, ang laban mo ay laban ko. Tara na. Pista, 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 Pilipinas. Maayong Odto, Visayas, ug Mindanao. Magandang tanghali, Luzon. Magandang tanghali, Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga OFW saan mang panig ng mundo at mga Pilipino. Mag-ingat po kayo dyan palagi dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo! Magandang tanghali po sa lahat ng Kingdom of Jesus Christ, Estonians, Duterte, Diehard Supporters, and Bantam Supporters. Nako, tara na, bisda ka na. Umikot pambihira. Nangyari. Today is Friday, kaya po de March 15. Mabuhay po tayong mga Pilipinong inis na sa mga tambalos-los. Puta gurgur guys ha. Pagbayad naman ako ng internet ha. Maraming salamat sa mga walang pag-asawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Barbie Sarabi, Evelyn Bautista, Come to Life, Victoria Donato, Mike Travelers, Duana Gonzalez, Vincent Atampos, Gina Hirayama, Rimacual, Rina Ramos, Edna, Alosi, Bimbo, Kanda. Maraming salamat po sa inyong papakulay. Grabe na talaga, sobrang daming mga abusado. Grabe ng Pilipinas ngayon. Bagong Pilipinas. Sobrang dami ng mga bangag. Maraming salamat sa Team Ripley, sa mga silent subscribers and followers ng Bisdak Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, magandang tanghali kay Ate Linda, Ma'am Muka, Ma'am Jessica Hubert, Ma'am Sweety Is, Idali Tunin, Sniper Ismi, Ate Cherry Tusaki, Konnichiwa, Ma'am Lilita Gono, magandang hapon sa inyo, Eding, Nerio, Emeline Ibuna, Goodheart, Leslie Garcia, Leo, Charilu, Saravina and family, magandang tanghali sa atin.
Lorna J. Prince, Saudi girl, Francisca Rotaya, Blisi, gandang tanghali. Square Moon, I mean Salazar, Roli Flor, Jesus. Pada 23, Eva, VRP Channel, T. Salcido. Mga tambangag, magandang tanghali sa inyo. Roli Flor, T. Alma, Ati Cherry Tusake, konnichiwa, Saudi girl, Ginny Aroma, Elitorasa. Ay, magandang tanghali po sa ating lahat, patusok. Miss Gwen Lilita Gono, Nitisur, Nits Yurong Lanun. Miss Gwen Alamak, Wing Wing, Bit Godson. Chari Victoria Maloramos, Isla Apple. Ana Nelda, na Nate, na Lodi Santos, Celso, Amelia, Maria, magandang hapon sa inyo. Bicolanong Makulit, Ferdinand, Crescenciano, Prado, Anabelio, FW. Life Hong Kong, magandang tanghali po sa inyo. Mabuhay po kayo. Nako! Ito na ho ang ating pag-uusapan, mga tambaluslos talaga, no? Hayaw talaga papatinag ang mga animal. Masyadong abusado na sa kapangyarihan itong mga tambaluslos sa gobyernong ito. Kaya ito, pag-usapan muli natin. Bayan! Ayan na ho, ang kamera. Inihanda na umano ng kamera ang detention cell ni Pastor Kibuloy, lakas ng amats, no? Talagang inilagay na ho sa kanilang mga kamay ang batas. Sila ho, talaga sila na ho yung batas. Inisip po nila sila ang masusunod. Walang kwenta na pala ang korte ng Republika ng Pilipinas. Pambihira, hindi mo pira yan. Maraming salamat sa damit, Ruina. Bakit pa nagkaroon pa tayo ng Department of Justice? Bakit nagkaroon pa po tayo ng Supreme Court? Eh, meron naman palang Kongreso at Senado ni Mal. Bakit kailangan pa natin ng mga abogado? Meron naman palang mga senadora, mga senador, mga kongresista na feeling huwis. Bakit kailangan pa natin ng piskalya na meron naman palang kongresista na nagmamagaling kaysa piskalya? Mga animal talaga, oh. Ano bang nakain ninyo, mga ugag? Sa Bisaya pa, tabang, oy. Daming mga bubo. Mas okay pa po ito si Senator Idol Robin Padilla. Hindi rin po nagpapatinag. Talagang dipinsa. Ipinagtanggol po niya ng todo si Pastor Kibuloy. Mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Mga tambaluslos, no, sabi ni Chari Victoria, nakakabahala na ang mga bambabata, sila na mismo ang lumabag sa batas ni Malngay. O tama yung sinabi mo, Melin Ibuna, Congress at Senate na ang Supreme Court, sila na, animal. Tanggalin na nga po yung Supreme Court dyan sa Padre Paura, wala naman palang kwenta yan. Pati yung Department of Justice dyan sa Padre Paura, tanggalin nyo na ho yan. Wala naman palang kayong kwenta, eh. Okay na po sa Senado at Kongreso, sila yung gagawa ng batas, sila yung mag-implement din, sila din yung masusunod, animal. Ano bang nangyayari sa sanlibutan? Dapat ho, ito ang inyong pagtuna ng pansin, itong isyong ito, mas matindi po ito kaysa kay Pastor Kibuloy. May pakialam po tayong bawat Pilipino dito. Sa totoo lang, itong isyo kay Pastor Kibuloy, putsa pinaggastusan pa ninyo para masira si Pastor Kibuloy. Ano ho ba ang pakinabang ng sambayan ng Pilipino kung ipakulong ninyo si Pastor Kibuloy? Kung gawa-gawa ninyo ng kasalanan, lahat ba ng mga Pilipino ay magkaroon ng magandang buhay? Yung paninira ninyo kay Pastor Kibuloy, nakakatulong ba sa ekonomiya? Mga luslos nyo? Dapat ito ang ating pagtuunan ngayon, itong isyong ito. Sinama ko ito para mga ulol kayo. Pag-isipan nyo po paano nyo ito solusyonan. Tanim bala,
ng mga dilawan, bumalik na ngayon sa mga pulawan. Ano? Tanimbala sa Naiya, nagbabalik na dito tayo ngayon. Hito tayo ngayon. Alam nyo ho, hindi ko lang naengkwento rin sa inyo. Ako sa Naiya, nabiktima rin ako sa Naiya, galing Dabaw ha. Yung galing ako Dabaw kay Pastor Kibuloy. Akala ko kasi nila may laman yung bag ko ni Malkayo. Oh. Alam nyo po yung bag ko, bukas na eh. Yung bag ko na ano, yung trolley bag ko, bukas na rin ho. Galing Dabaw, papunta po ng ano, Naiya. Akala ko siguro nila may laman, animal, puro mga brief lang laman dun, hoy. Wala pong kayamanan yun, lo-lo nyo. Ganito katarantado ang administrasyong ito, mga wala ng disiplina. Ang mga nasa gobyerno, masyado ng power tripping na. Masyado na pong lampas-lampas na po sila sa kanilang kapangyarihan. Inabuso na ho ang kanilang kapangyarihan. Grabe na ho ito. Hindi ho po pwedeng ano, hindi ho po pwedeng tayong mga Pilipino magtanga-tangahan ho dito, mga kababayan ko. Tama itong sinabi ni Marisyon Brosas, oh. Ang dami ng problema ng bansa, hindi yun ang pagtuunan ng pansin. Mga lulo nga eh. Ang daming problema ng bayan natin, itong mga kongresista mambabatas, hindi nila pinagtuunan ng pansin. Ang pinagtuunan nila ng pansin, itong panggigipit kay Pastor Kibuloy. Pakinggan nga ho natin itong balitang ito, dahil handa na umano ang detention cell ni Pastor Kibuloy Silda, no? Ako hindi ko mas sabing kulungan ho ito kasi hindi pa wala namang kaso si Pastor Kibuloy. Bakit po ikukulong yung taong walang kaso? Talagang martial ho ito. Talagang mga tambalusos, mga tambangag naghari na sa ating bayan. Papayag ba kayo? Pag hindi kayo pumayag, patusok muna. Aba, nakakabahala ho. Kasi sila yung tagagawa ng batas. Sila rin po yung tagatupad, tagapapatupad ng batas. Hindi po pwede yun eh. Meron tayong Supreme Court. Meron tayong Department of Justice. Yun po dapat ang maglilitis sa isang Pilipino na merong kasalanan umano sa isang individual. May nagre-reklamo. Kaso hindi po yan ang nangyayari. Ang nangyayari ho, sila yung tagagawa ng batas. Sila rin po nag-implement ng batas. Pero nilalabag nila ang batas. Ay gago, paano ma-spilling ito? No? Paano ito i-spillingin natin? Ang hirap mag-spilling, ma'am, sir eh. Kayong mga mambabatas, ano ba talaga ang ano ninyo, trabaho? Hindi ko maintindihan kayo. Sino ba talaga kayo? Ano ba ang papel ninyo sa sambay ng Pilipino? Ano ba ang papel ninyo bilang isang kongresista? Ano ba yung iambag ninyo? Ano ba iambag ninyo kayong mga senador? Magkaliwanagan nga ho tayo. Ano bang tungkulin talaga ng senador at kongresista? Ako po'y naglibog na. No? Tagagawa ng batas, piskal pa, abogado pa, law enforcer pa. Ay gago ho. Sana all. Napakinggan natin itong balitang ito. Hindi pa rin sigurado kung sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng kamera kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Pero nakahanda ang kanyang detention facility sakaling arestuhin na ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa kamera kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Kabilang ang News 5 sa mga media na pinayagang masilip ang lugar. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong na-held in contempt, i-screen po yung gamit niya and then iiwan po yung kailangan iwan. And then po, composite, ano po ito, security. Meron po tayong from the Legislative Security Bureau, meron po tayong Blue Guards, meron din po tayo from the PNP. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok.
May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding tatlong CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng kamera ang pagkain, tatlong beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong dalawang kwarto dito sa detention facility na ito, bandang south gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga, sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling ma-aresto siya ng kamera. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-o-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mo... Tingnan mo, ang tindi, no? Grabe, no? Inassume na talaga nila na ikulong si Pastor Kibuloy. Maliwanag ko ito na hindi lang prangkisa ang trip nila. Masyado silang power tripping eh. Parang pinapakita ho nila ngayon itong mga kongresista na sila ang batas. Hindi po kayo ang batas. Kayo po yung tagahimay ng batas. Huwag nyo pong hawakan yung batas sa inyong mga kamay. Hindi kayo yung batas. Kayo po ay public servant. Kayo po ay utusan ng maraming Pilipino. Pinapasahuran kayo ng taong bayan. Huwag niyo pong lampasan ang inyong tungkulin bilang isang kongresista. Masyadong lampas hanggang impyerno na ho yan. Hindi na ho po pwede to, mga kaibigan ko. Bakit mo dakpin, ikulong yung isang personalidad na wala namang kaso sa korte? Sige nga. At hindi naman ho pupwede rin na yung inakusahan dyan sa Kongreso ay magpakulong din siya ng basta-basta. Kung tanga yung tao na yun, magpakulong talaga. Kung bubo yung tao na yun, magpakulong talaga. Pero kung alam ng tao na yun ang kanyang karapatan bilang isang Pilipino, ay nako, hindi po pwedeng magpakulong siya. Paano nangyari ho na pwedeng ikulong yung isang individual na walang kaso? Only in tambangag administration. Anyari, mga kababayan ko? Marcelo na ba? Ito ba yung Marcelo? Silent Marcelo? Bakit ayaw nyo magdeklara ng Marcelo na lang? Kasi yung ginagawa ho ninyo sa mga kritiko ho ninyo, ginagago ho ninyo. Talagang ginigipit ninyo ng todo. Kung prangkisa lang po ang kailangan ninyo, puta, doon lang kayo mag-focus sa prangkisa. Huwag na po kayo magpakulong ng isang tao na wala namang kinalaman sa prangkisa. Sige, pag-usapan yung prangkisa. E kung may violation yung prangkisa, subiet, tanggalan nyo yung prangkisa. Ano bang problema doon? Huwag niyong pilitin yung isang tao na sasagot dyan sa Kongreso na walang kinalaman tungkol sa inyong mga investigasyon ko. No, puta. Ito nga po ang problema ho eh. Mga investigador na ngayon yung Kongreso at Senado. Bakit ba pinapayagan natin itong mga maraming mga Pilipino na yung Kongreso at Senado, pwede sila mag-imbestiga? Anong meron? Baka ho po pwede kayong mga tambaluslos kayo sa Senado, pati sa Kongreso, huwag na po kayo mag-imbestiga. Ipaubayaan nyo na lang sa National Bureau of Investigation iyan. Ipaubayaan nyo na lang sa Department of Justice at Supreme Court. May sandigan bayan pa tayo, may ombudsman eh. Doon na lang natin ipaubaya. Baka ho po pwede, gampanan nyo na lang yung tunay ninyong trabaho. Ano ba yung tunay ninyong trabaho? Tagahimay-himay ng panukala. Magpasa kayo ng panukalang batas na mapakinabangan ng maraming Pilipino. Bibilib ho ang mga Pilipino sa inyo. Pero itong ginagawa ho ninyo, panaimbestiga, panay-hearing, wala naman kayong karapatan magsabi na convicted ka.
wala naman kayong karapatan na magsabi, ikaw may kasalanan. Walang guys. Ah, nag-error yung ano natin na comment section. Pambihira, oh. Pati signal nyo, ginorgor nyo. Ay, signal ko, ginorgor nyo. Patusok nga, pambihira naman, oh. Yan ang tanghali po, share at ay Philly Snail. Real talk lang tayo, guys. Hindi naman ako abogado. Tsaka hindi naman ako tanga gaya ng isang Mada Balagers, mga tanga. No? Mga supporters ni Da Junior, mga tanga, mga bubu pa. Teka, kailan ba nagiging ano, nagiging korte ang Kongreso at Senado? Kailan pa ba? Ngayon, paano ng Da Junior administration? Sige nga. Eh kung ang basihan po ng paghahatol ngayon ay sa pamamagitan ng Kongreso at Senado, ay puta, alisin natin ang Supreme Court. Sama-sama tayong manawagan dyan. Alisin din natin yung Department of Justice. Alisin din po natin yung Ombudsman. Para wala tayong gastos. O ito, pag tumakbo kang senador, pag tumakbo kang kongresista, ang tawag sa'yo, senador ka na, huwis ka pa. Kongresista ka na, ha? Piskalya ka pa. Ano? Yan na lang. Alisin na natin. Total. Ito na ho yung bagong ano natin ngayon, yung korte, senado at kongreso eh. Nang makatipid ho tayo. Nang di na tayo magtatanong at hindi na po tayo magki-question pa. No? Huwag na nating questionin at i-criticize ang senado at ang kongreso. Na bakit kayo naglilitis dyan? Bakit kayo nag-imbestiga dyan? Bakit nyo po hinatulan ng guilty yung isang tao dyan sa senado at kongreso? O di ba ho? Para hindi na tayo magtatanong ng ganon, ideklara na lang ho ninyo na kayo ang Korte Suprema. Kayo rin po ang Department of Justice, kayo rin po ang Sandigan Bayan. Para tapos na tayo, makatipid pa tayo ng proseso. Kasi yung ginagawa ho ninyo, paglapastangan na po ito sa karapatang pantao. Masyado na po ninyong ginalingan. Okay na, no? Ang gagaling, no? Ang gagaling ng mga kongresista ngayon at ng mga senador under the Junior Tambangag administration. Mantakin niyo! Ha? Senador ka na, piskalya ka pa. Kongresista ka na, piskalya ka pa. O may dagdag pa, NBI ka pa. Matatanggalin na lang natin ang National Bureau of Investigation. Tanggalin na natin. Ito na yung matatanggal under the Junior administration. Kinain na eh. Yung mga function ng NBI, DOJ, Supreme Court, kinain na ho. Kinain na lahat ng Kongreso at Senado eh. Tanggalin na rin natin yung National Bureau of Investigation. Para mas maganda ho. Makatipid sila na lahat. Kongreso ka na, piskalya ka pa, Chief Justice ka pa, putsa, NBI ka pa. Bagong Pilipinas, mga bangag. Yan naman kasi ang ginagawa ng Kongreso ngayon eh. Sila yung lumalabas na NBI. Sila yung lumalabas na Supreme Court, DOJ, Sandigan Bayan, sila na lahat. Ito yung ginagawa nila, power tripping. Hindi po pwede itong papayagan natin, mga Pilipino. La Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, inihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. Lolo mo, sir! Ito, hopefully daw mag-i-enjoy si Pastor mag-stay dyan. Loko ka ha? Sino ba mag-i-enjoy dyan sa detention cell na yan? Masyado kang magmagaling, sir. Sinasahuran ka ng bayan para magserbisyo sa bayan. Hindi yung para pagserbisyoan yung mga satanas dyan sa kongreso. Na totoo lang.
Sino ba mag-enjoy yan? Masyado kang ano, nang ano ka lang, sir, lang babad trip. Pag nabad trip ako, pitikin ko itlog mo, sir. Pitikin natin, sir. Alam niyo po, mga kababayan ko, dapat pinapara ito ng presidente. No? Tama, hindi na tama to eh. Masyado na nilang pinag-iinitan si Pastor. Ginigipit na talaga nila ng todo. Hindi na po pwede ito. Kasi bakit mo editin si Pastor Kibuloy? Ang reason lang naman nila, ininbita nila si Pastor dahil umano, mayroong ano sa ICMNI, konektado. E sinabi na nga, 4 years ago na, hindi po kasama si Pastor sa pamamahala ng ICMNI at hindi nakikialam. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Alam niyo, sir, sa totoo lang, may karma lang, may karma din ho ito. Mantakin mo sa umaga, 30 minutes lang pwede makagamit ng cellphone. Sa hapon, 30 minutes lang pwede makagamit ng cellphone. Anyari? Anong kasalanan ng isang tao sa Pilipinas na pinagtripan ho ninyo na i-detained tapos yung paggamit ng cellular phone ay limitado? Tika, wanted itong si Pastor Kibuloy? May kaso si Pastor? Para gaganituhin nyo? Masyado po kayong ano, ha, mataling haga, ha? Masyado po kayong palaisipan, ha? Ha? Sir, naniniwala ka sa karma? Sir, pag kinarma kayo, lampas hanggang impyerno din yung karma ninyo. Diba, Corazon Austero? Sabi ni Andy Wars, sobra, sobra ng panggigipit ng mga demonyo. Alam nyo po, wala naman sanang problema kung itong nangyari kay Pastor ay may kaso sa DOJ. Tapos natulan si Pastor. Tapos hindi nagpakita si Pastor. Pinailan ang kaso si Pastor, hindi sumasagot si Pastor. Walang problema, hindi po tayo pumalag kasi may due process. Kasi may preliminary investigation, kahit mga bias sa mga tambaloslos, yung impartiality, questionably, at least napunta, may kaso, may sinasagot. Pero ito ho, sa Kongreso at Senado, isang kababalaghan ho ito. Maliwanag po ito ay paglabag sa saligang batas. Karapatang pantao, human rights. Ito po ay nagtitrip na ho sila eh. Kumbaga, inisip ho nila kasi ganito. Wala namang kakampi sa'yo, Pastor Kibuloy. Wala din namang kakampi sa'yo si Da Junior kasi nga, eh, yung pinsan niya dito sa Kongreso ay galit sa inyo. Hindi ka naman nakakampihan ni Da Junior kahit nakatulong ka sa pangangampanya. Kaya kahit anong gawin namin sa'yo, Pastor Kibuloy, wala kang magagawa. Gusto ka namin ipakulong, makukulong ka. Kasi kami ang batas ngayon, kami ang masusunod. Ito yung problema yan. Kung pilitin ho nila ito, guys, no? Kung pilitin ho nila talaga si Pastor Kibuloy na ipakulong sa detention cell na yan, hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi hindi naman ho po pwede na papayag lang itong 7 million. 7 million members ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi ni Sarabin na pinapatulang kasi sila service na kaya nang aasar sila. Kasi si Pastor kasi, hindi naman kasi kasalanan talaga, guys, ito, guys, eh, sa totoo lang. Ang nakikita ko lang ho kasi dito si Pastor, hindi sumusunod sa agos. Sumusunod sa agos ng tubig sa nangyayari ngayon sa mga mainstream media. Kumbaga, binubusalan ho ang mainstream media eh. Kinokontrol ng administrasyon. Ito yung gusto namin. Usap tayo. Itong gagawin namin sa inyo, huwag po kayong bumatiko sa amin. E kaso sinabi ni Pastor eh, hindi nila mabibili ang prinsipyo ko. Hindi nila tumbasan ng kahit anong halaga. Kasi ang gusto namin sa SMNI ay katotohanan lamang. Kaya nga, di ba nakalagay, the truth matters? Nakalagay, di ba, sa SMNI? Tawag doon? Kasi ayaw po nila magpabusal. Ito yung problema ni Pastor. Hindi sumusunod sa agos. Hindi pinagbigyan ni Pastor Kibuloy itong mga kadimunyuhan ng administrasyong ito. Kaya siya yung pinag-iinitan.
prangkisa muna, prangkisa, magulat ka na. Mayroon pang sa Senado. Sabay eh. Saan ka nakakita? Kongreso, Senado, sabay ginagago si Pastor Kibuloy. Di ba ho? Maliwanag na panggigipit po ito. Truth that matters, sabi ni Paris. Tama, truth that matters. Gusto ng kakatotohanan eh. Sobra-sobra pa ho, no, sa panggigipit ito. Mantakin mo. Hindi sila nakontento sa Kongreso. Ginamit pa ang Senado para sirahan si Pastor Kibuloy. Anong tawag po dito? Panggigipit. Hindi ba po pwede sana ganito ang gawin ng mga animal? No? Na, o teka, kayong mga senador dyan, huwag muna kayo mag-imbestiga dyan kay Pastor Kibuloy. Patapusin niyo po muna kami dito sa Kongreso bago po kayo mag-conduct ng investigation kung meron ho kayo. Para bibigyan natin ng ano, mabigyan natin ng chance at pagkakataon yung side naman ni Pastor Kibuloy na makapagpukos sa binabato ng kung mga kongresistang mga animal na issue tungkol kay Pastor Kibuloy. Pero hindi po nila, ano, wala silang respeto, masyado po silang power tripping. Ano, pahirapan na natin si Pastor, sige, usap tayo. Antivirus, patawag mo rin, napatawag din namin dito sa Kongreso. Sasali kami, durugin natin si Pastor. The question is, magpapalupig kaya itong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kagustuhan ng mga kadimunyuhan dyan sa Kongreso? Ewan ko lang ho, hindi po ako makapagsabi niyan. Tingnan po natin uli. We promise them a pleasant experience. Mm. Ika-anim ng pagdinig ng komite ng Kamara ng Incite and Contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International, ang SMNI, ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo po kasi ano, itong mga masyadong bias o nakalagay nga GMN News 5 yan ha. Masyadong bias o kayo. Eh, sinasabi ho kasi na ni Pastor na wala na siyang kinalaman sa SMNI operation. Bakit hinahatak po ninyo? Bakit ayaw niyong isama doon? Na kahit sinabi na po ni Pastor Kibuloy na wala ho na siyang kinalaman sa operasyon ng SMNI, ay pinilit pa rin ng Kongreso na ipatawag ho siya. Yan ang tamang pamamalita eh. Pero ang ginawa ninyo, ina-assume niyo talaga na mayroong partisipasyon pa rin si Pastor Kibuloy. Magkano bambusal ninyo, mga animal kayo? Ano yun? Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Baka po pwede oh, sabihin po ninyo na maayos. Nakitaan naman o ng maraming paglabag ang TV network. Kayo News 5, pag mangyari yan sa inyo, tawanan ko kayo, promise. No? Ano ba ang paglabag? Anong maraming paglabag? Baka pwedeng nakitaan umano ng paglabag. Huwag mong sabihin nakitaan ng maraming paglabag. Animal talaga. Hinusgahan nyo na agad na may paglabag. Grabe itong mga prostitute ngayon. Grabe, nagsandamakmak. Magkano ba? Pahingi. Eh di ba? Hindi ba po pwede nakitaan umano ng maraming paglabag? Bakit inassume mo na na may paglabag? Ang tindi talaga ngayon ng ano? Nang tindi talaga ngayon ng mga diskarte ng mga tambalusus, tambangag, pati media kasama. This is part of mind conditioning. Kasi nga ho, pag nagsabi nilang paglabag, walang umano, ang tingin ng maraming Pilipino at nakapanood dito, may kasalanan talagang SMNI. Wala. Sige nga, magbaba kayo ng paglabag ng ano, SMNI meron. Baka pwede, meron umano. Kasi hindi baka sigurado, meron pang investigasyon eh. Dito nagkaroon kayo ng conclusion. Ito yung pamamalitang bayad. Pamamalitang prostitute ni Mal. No? Tuloy oh. Kahapon, lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Sa panayam ng programang StoryCon ng One News, sinabi ng abogado ni Kibuloy na pinag-aaralan pa nila ang lahat ng legal options nila kaugnay sa imbestigasyon ng Kamara at Senado.
Pero hindi pa rin sinagot ng kanyang kampo kung haharap na ito sa mga pagdinig. Kahapon po ang sabi niya sa akin after we have laid down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Iginiit naman ito, Pasyo, na hindi nagtatago ang pastor. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam naman po that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung kingdom. Nagbabalita mula sa frontline, Marian and... Okay, ito ho yun, no? Kayong mga bayarang media... Masyado kayo kasi kayong ano, mga masyadong bayad, yung budhi ninyo. Wala kayong mga prinsipyo, no? Hindi naman talaga nagtatago si Pastor Kibuloy. Putsa, makita ba namin sa Davao yan kung nagtatago? Ma-interview ba namin, makasalamuha ba namin si Pastor kung nagtatago? Hindi nagtatago si Pastor. Nag-iingat lang siya sa pagdalo dyan sa Kongreso, bukod sa wala siyang kinalaman sa Isiminay. Mayroong banta sa kanyang buhay. Sinabi niya ho, ganyan, ako para sa akin. Eh kung ako may banta ako sa buhay ko, bakit ako pakalat-kalat? Eh kung alam ko, ipapahamak ako ng administrasyong ito, bakit ako lalabas? Baka pwedeng i-consider mo yung ginagawa ni Pastor sa ating bayan na talagang banta ho talaga siya sa kanya ito. Yung paglaban sa komunista nga lang, di ba ho, isang napakalaking banta ho ito. Lalo na po si Pastor Kibuloy, ang isip nito ay may mga komunista dyan sa Kongreso. O di ba natin pwedeng i-consider ito na reason? Kaya hindi nakadalo dyan kung pinipilit ho talaga ninyo. Pangalawa, di ba ho po pwede na i-consider natin yung sinabi ni Pastor na mayroong mag-assassin sa kanya. Assassination, may assassination sa kanya na may 100 million pesos na pabuya. Kagagawa ng mga puting itlog. Ganun na ba talaga tayo kamanhid, mga kababayan ko? Mga Pilipino tayo eh. Hindi naman siguro kayo bungol. Ngayon, kung gusto nyo talagang pasagutin si Pastor, ay putya guys eh. Kung hindi pang gigipit ito, high-tech na tayo ngayon eh. Nasa digital age na tayo ngayon. Oso na yung via Zoom na interview, press conference, via Zoom, pwede ho yan eh. Pasilatian natin si Pastor, via Zoom. Tapos yung abogado niya, pati ninyo. Nang gusto nyo dyan, nandiyan naman si Topacio. Si Pastor, via Zoom na lang. High-tech naman ho eh. Bakit hindi nyo payagan yan? Yan yung tanong ko sa inyo. Kayong mga sympathizer, mga tambangag, mga tambaluslos. Di ba ho, may punto kami dito? O sige, pagbigyan ng via Zoom. Total, hindi naman krimen yung pinag-usapan eh. Hindi naman kaso sa DOJ, hindi naman kaso sa Supreme Court. I-via Zoom na lang natin. Kasi ho, kung hindi nyo papayagan yan, isa lang ang ibig sabihin yan, talagang panggigipit lang ito kay Pastor Kibuloy. O ito pa, ito naman sa Senado. Sa Senado kung saan cited and contempted si Pastor Kibuloy, pero binigyan ng hanggang Biyernes para magpaliwanag, kaya hindi pa inaresto, may pakiusap si Senador Robin Padilla. Sana raw dumaan sa due process ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Sabi kasi ni Senate Committee on Women and Children Chair, Senador Risa Hontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahilan para hindi sumipot si Kibuloy matapos hainan ng show cause order. Pag sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Hiling ni Padilla, payagan ng humarap virtually si Kibuloy na idinadahilan ang kanyang seguridad sa hindi pagsipot. Sa huli, ipinapaubayan na raw ni Padilla kay Hontiveros ang magiging desisyon kay Kibuloy. Alam nyo, yung problema ng Senado at Kongreso,
Madali lang naman yan. Alam mo ang problema ninyo kasi, kung paano ninyo mapasagot si Pastor Kibuloy, yan lang naman talaga ang problema ninyo, kaya nagkadalit-silit-sik kayo eh. Ngayon, bakit ayaw nating payagan yung sinabi ni Idol na virtual na lang? Virtual na lang. Yan naman ang gusto ninyo. Eh, bakit ka antivirus eh? Yung witness mo, naka-video lang din nga eh, hindi nga naka-live eh. Lolo, niloko nyo pa kami. Sabi mo na, yung magsasalita ngayon, video lang ho ito kasi walang internet. Walang internet daw dun sa ibang bansa. Ibang bansa, walang internet, lolo. No? Walang internet, kaya video recorded lang. Inedit nyo kasi. Kasi pag live, makangangangangah. Ayan, virtual din naman yung ano ninyo, witness. Bakit ayaw yung gawin virtual din kay Pastor Kibuloy? Yan lang naman ang tanong namin. Bakit nagawa nyo sa inyong bogus na witness na pinagsalita nyo ng virtual, bakit ayaw nyo gawin kay Pastor Kibuloy? O, sige nga. Kung tanga kami, ay, hindi kami magre-react. Kasi tanga kami. Nag-ubob kami, hindi kami magre-react kasi ubob kami eh. Pero hindi po kami ganun eh. Medyo kahit papano, nakapag-aral naman ho tayo. Kahit papano, alam naman natin tumimbang kung ano po ang nangyayari, anong sitwasyon ngayon. Ay putay, inumpisahan po ninyo ng virtual eh. Tapusin natin ng virtual. Oh, para patas. Anong problema dun? Bigyan nyo ng patas tabang proseso. Kasi kung kayo lang ang masusunod, labo ho. Hindi dapat kayo ka-respeto-respeto. Dapat lang na hindi po siputin kayo ni Pastor Kibuloy. Kasi, totoo na kayo yung boost dyan. Kayo yung masusunod dyan. Kung anong gusto nyo mangyayari sa resource person, yan ay gagawin ninyo. Pero, ang tanong namin, bakit nakalusot itong witness nyo, Madam Montevirus, na via virtual? Tapos ito kay Pastor Kibuloy, hindi nyo pinagbigyan. Sige nga. Oh. Sabi ni Ma'am Marlin Magbanwa, gusto nila bisdak hulihin talaga. Kaya nga hinatulan na nila si Pastor. Gusto talaga nila ipakulong si Pastor. Mukhang tama nga ho talaga itong sinabi ni Pastor, hindi lang mukhang. Na si Pastor ay ibininta na sa mga putig itlog. Kaya ang magiging chance lang ng mga putig itlog para mahuli si Pastor itong Kongreso at Senado. Ito yung bitag, parang binibitag lang dito si Pastor. Pag lumusot, lalabas si Pastor dito, bitag ito guys eh. Di na makauwi si Pastor dito, baka isakay na lang si Pastor sa helicopter, dalhin po ng mga kano. Virtual na lang, nang magkaalaman. Ipagpatuloy nga ho natin itong banat ni Senator Idol Robin Padilla. Ako po'y humahanga kay Robin Padilla. Hindi naman niya nag-aral ng bukas abugasiya, pero may laman, may sense yung sinasabi niya. Yung kinukotya ng maraming Pilipino noon, pero hito siya ngayon tumindig para kay Pastor Kibuloy. At pinanindigan niya yung sinasabi niyang walang iwanan. At gusto ko po yung kanyang mga statement dito. Pakinggan po natin. Narinig ko naman ano, sa ibang senador. Narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sabi lang virtual. Sabi ayun. Online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako'y isang senador na pinaiiral ko kung ano nasa procedure ng rules ng Senate. Ayoko mag-comment patungkol sa committee ni Ma'am Senator Risa Ontiveros sa mga statements niya. Siyempre, kasi siya ang boss dun eh, siya ang chairwoman. Pero siguro bilang member niya, ang hihilingin ko lang, at sinabi ko naman dun sa privilege speech ko, tsaka dun sa letter, na yung due process, bigay natin kay Pastor Kibuloy, isa na dyan yung show cause order. Nagpapasalamat naman tayo
sa sulat na natanggap namin na inilabas ni Senator Risa Ontiveros, nandun din nakapirma si Senate President. So lahat naman ito, ang magandang balita doon, dumadaan doon sa procedure na nakalagay sa Senate procedure, di ba? Yung akin lang, mahirap lang yung mga statements, kasi pag nabigay ka ng statement, sasabihin mo, itong dahilan na to, nabasa ko yun eh. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Mm-hmm. Kapag ka sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang pagbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap. Mm. Parang nawawala yung due process. Okay, ito yung punto ni Senator Idol Robin Padilla. Kasi itong komite ni Ontiveros, masyadong mapanghusga. No? Nagbibigay na siya ng hatol sa isang resource person. Parang si Buying lang din to eh. Jose Benito, salamat po sa inyong pakulay. Parang si Buying lang yung dating niya. Itong si Risa Ontiveros. Gandang hapon, Ma'am Merlin Mane. Na hindi pa nga tapos ang investigasyon, ina-assume na niya na may kasalanan yung isang tao. Ina-assume na niya na si Pastor guilty ho talaga. Ngayon, ito yung problema dyan kasi may show cause order. Ang pwedeng reason lang talaga ni Pastor dyan na hindi siya makadalo ay medical reason, tapos yung banta sa kanyang buhay. Yung dalawa lang ho dyan. No? So ngayon, itong si Ontiveros naglabas na ng pahayag na hindi katanggap-tanggap yung kanyang mga rason ni Pastor daw. So anong mangyayari dyan? So labasan ng contempt order at labasan nila ng warrant of arrest. Hindi pa nga po nabasa yung sagot ng kampo ni Pastor Kibuloy. Sinabi na niya na wala, hindi matatanggap kung kahit anong rason ni Pastor Kibuloy ay hindi matatanggap ni Ontiveros. Kasi ho, yung committee na yan, yung hari po niyan, si Ontiveros, kahit wala naman yung pagpapahalaga sa kababaihan at kabataan, siya yung humawak eh. Dapat yung humawak dyan, merong tunay na pagpapahalaga sa kababaihan at kabataan. Ang problema dyan guys, yan ang sinabi ko nga sa inyo, kahit mga 10 pages pa na sagot itong si Pastor Kibuloy para kay Ontiveros, hindi na talaga papakinggan yan. Sarado na utak ni Ontiveros. Kasi nga ang isip niya ngayon, nakapukos siya na madakip, mahuli si Pastor. Yun yung pukos niya. Wala nang iba. Pinipersonal na niya ho ngayon si Pastor Kibuloy. Ngayon Ontiveros, mag-ingat ka sa pamimersonal mo kay Pastor Kibuloy. Dahil itong pinipersonal mong pastor ay hindi basta-basta pastor ito. Ontiveros, wala ka sa kalingkingan ni Pastor, sasabihin ko sa'yo. So kung yan ang gusto mo talaga, gulo talaga ang gusto mo, baka pagbibigyan ka ho. Ako hindi ako nananakot. Kung may due process sana yung ginagawa ni Ontiveros dyan sa Senado, walang angal. Hindi mag-orimitado itong mga to, hindi magra-rally. Pero nakita kasi nila, walang due process. At masyado pong pinipersonal na si Pastor Kibuloy. Personalan na to guys eh. Ngayon ho, kung idaan po ninyo sa brasuhan itong ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy, hindi po ninyo idaan sa tamang proseso, ay harapin nyo yung consequences, kung ano po yung magiging consequences po ninyo. Dahil sinabi ko sa inyo, ako sa akin lang pananaw ito ha, talagang hindi papayag ang Kingdom of Jesus Christ members na 7 million na basta lang damputin ninyo si Pastor. Eh, ito para sa akin ha.
Kahit ako, tatay ko, damputin nyo, walang kasalanan. Tatay ko, gaguhin ninyo, walang kasalanan. Anong meron? Pareho tayo Pilipino eh. Lalo na ho, kayo dyan sa Senado, Kongreso, pinapalamon kayo ng taumbayan. Pinapalamon kayo ng mga taxpayer. Wala kayong karapatan manggago ng tao ng walang kasalanan. Meron bang kasalanan? Ang sagot ko, wala. May kaso ba? Ang sagot ko, wala. Mo, papayag kayo. Gaganituhin si Pastor Kibuloy. Pag-isipan ho natin. Tuloy po. So sana marinig muna natin. Humihingi tayo. Humihingi tayo. Sumulat tayo uli. Correct. Sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng partido ni Pastor. Pastor Kibuloy. Imponto. Tama. Yan yung tama. Huwag mo muna danadaanin sa trial by publicity. Huwag mo na agad husgahan. Huwag mo nang hatulan. Hindi po mga nabasa yung sulat ng sagot na man signal, ginajam ni Ma'am Shea. Hindi pa nga ho nabasa noon ti Byros ang liham, ang rason ng kampo ni Pastor Kibuloy, hinuhusgahan na. Kumbaga dinidinig. Oh, mortal ha. Okay, parang ganito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, guys, no. Kunyari ikaw, mag-a-apply ka ng ano, ng trabaho. Ngayon, mag-apply ka sa isang kumpanya, hindi pa nabasa ng HR, Human Resource Development, yung resume mo ay sinabihan ka na hindi ka tanggap. Sana hustisya. O di ba ho? Baka po pwede, Mr. HRD, tingnan nyo muna yung resume ko. Baka sakali, swak na swak ako sa inyong pangangailangan dyan sa inyong kumpanya. Parang ganun lang ho. Nag-apply ka ng trabaho, mag-submit ka ng resume. Hindi ka pa nakapag-submit, hinatulang ka na, hindi ka tanggap, tatawagan ka na lang. O, di ba? Parang ganito. Yung sulat ni Pastor, hindi pa na-receive ng Senado, hindi pa na-receive ng committee ni Hontiveros, sinabi na agad na wala po kayong pwedeng marason eh. Wala akong nakikitang pwedeng rason ho ninyo para pagbigyan ko kayo at hindi kayo i-contempt. Bakit ho? No. Bakit ho ay hinayaan ito ng mga senador? Si Hontiveros lang ba ang senador ngayon? Sobrang dami pong senador ngayon eh, 24 ho eh. Bakit napakatahimik yung ibang senador? Kahit hindi ka kasama sa committee, eh kung alam mo naman ho, tinarantado na ho ito, wala nang kwentang ginagawa ng committee na yan, baka pwede parahin nyo naman. Oy, tika ho, oy. Lampas na. Masyado na kayong kupal, masyado na kayong ipal. Masyado nyo nang nalipustanga itong si Pastor Kibuloy. Tika lang, ano bang kasalanan ni Pastor sa'yo? Pinipersonal nyo na ho. Ito yung nakapagtataka. Kibuloy, sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin. Kasi pagka puro statement, yung amin lang, sana gusto namin sa hearing namin madinig para maging official. Paano kung magtawag ng hearing pero ano talaga mamadensure? Ako'y hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako'y sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado. De, ang ano kasi doon, sabi ni Idol Robin na pwede magkaroon pa ng isang hearing pa. Pero ang request kasi doon, mga medyang, mga bayaran, sana naisip nyo yung unang statement ni Senator Idol Robin na sana payagan na mag-attend si Pastor Kibuloy via virtual or via Zoom.
Tapos magkaroon pa ng next na hearing para makasagot si Pastor Kibuloy. Ganun yung punto dyan ni Ruben. Karoon tayo ng panibagong hearing pa, isa pa. Tapos pagbigyan nyo na po na mag-attend ng bayasum, yun lang naman problema ho ninyo. Gawin mo rin sa antivirus yan. Yan lang naman ang ano eh. Yan lang naman ang pinaka nakikita naming patas para sumagot si Pastor Kibuloy. Ngayon ho, wala ka nang pakialam kung anong sasagutin ni Pastor Kibuloy dyan. At least, nagpakita si Pastor bayasum, tapos simulin din sa ano, sa Kongreso. Bakit hindi nyo pinagbigyan ito ng bayasum? Ano bang meron? High-tech na tayo ngayon, nasa digital age na po tayo ngayon eh. Nagawa nga ho ng pandemya, bayasum lahat eh. Mga witness nga ninyo, bayasum din eh. Tuloy ah, idol. Pastor, hindi. Siyempre, ako'y nasa loob pa rin ng Senado. Ang institusyon pa rin ang dapat masunod. Kailangan lang natin gawin lahat kung ano yung sinasabi ng proseso. Kasi maganda din naman ano, na naririnig ng taong bayan yung dalawang naratibo. Kasi mismo. Yan lang, yan. Demokrasya to eh. Correct. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. Correct. Ako, pangalawa, 100% dyan. Mayroon problema sa security. Mm-hmm. Kasi ako lang, alam ko na sa komunista lang, meron na siyang security Correct. Problem. Kasi talaga lumaban sa doon. Eh, para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako eh, tsaka si Pastor eh. Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, ano ni silang dalawang nag-uusap eh, sana magkasundo sila. Na yung hinihingi ng narinig ko naman ano sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid, sinasabi nila virtual, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yon o silang dalawa na mag-usap, kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Actually, Senator Idol Robin, hindi baka eh, talagang pwede ho yan. Pwede po yan via virtual talaga. Pwede ho yan. Para ano, marinig na natin. Nang matapos na ang kahibangan ng senadurang ito, akala mo na, kagaling-galing madam eh. Wala ka naman tulong sa Pilipinas. Wala ka naman tulong sa Pilipino eh. Para mapahiyaan na ito, i-virtual na lang natin. Bakit ayan nyo pumayag? Ngayon na natin, due process na lang. Payagan natin mag-virtual. May reason eh. May reason. Si Idol, buti pa si Idol eh. Na ano, acknowledge yung reason ni Pastor. May threat naman, lumalaban sa komunista. Andami ho eh. Security reason eh. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako ay isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng Senate. Bakit po na nasabi na napag-iiral? Ah, totoo naman, sabi, bihira kami. Tingnan mo. Totoo naman, boss. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Eh, pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. O, tanga ka lang na midya ka. Durog kay Robin Padilla yung bugok na bayarang midya na animal. So, tanong ka pa kung bakit pinag-iinitan. Bakit nasabi daw ni Idol Robin na pinag-iinitan si Pastor Ugag talaga, no? So, tingnan mo. May Kongreso, may Senado, may FBI pa. O, tingnan mo. Sinama pa sa ICC. O, anong klaseng to? Di ba pinag-iinitan? Lulo talaga itong mga bayarang media, no? Tanga na lang talaga kayo kung hindi nyo masabi na hindi pinag-iinitan si Pastor. Sa totoo lang, si Pastor, hindi naman politiko yan, eh. Religious yan. Pinag-iinitan nyo todo, mga tanga-tanga talaga, oh. O, tuloy, oh. Sir, are you not bothered? Kasi parang nababash ka rin sa social media. Ah, dinidepensa nyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso o pang-aabuso. Hindi ko po siya, hindi, lilinawin ko po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po
ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Mm. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman lang siya. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Alam mo kayong mga media, bakit? Ano bang problema ninyo kay Idol Ruben? Ano bang problema ninyo sa mga supporter ni Pastor Kibuloy? Ay puta, inakusahan yung isang tao ng maling akusasyon, bawal pala magdepensa sa isang taong inakusahan, ay tanga nyo. No? Hindi ho ha, hindi po pwede yan. Kaya nga may depensa, may opensa. Diba ho? May prosecution at may depensa. May mga supporters, may anti, may pro. Eh siyempre, alangan naman ako, Kingdom of Jesus Christ, supporter ako ni Pastor Kibuloy, ginagago yung si Pastor Kibuloy. Hindi po ako ano, hindi po ako didepensa, hindi po ako susuporta. Kasi nga binabato ng may kasong rape, human trafficking, kung ano-ano pa. Ano yon? Ibig sabihin, lahat na lang ng akusasyon sa isang tao, i-assume mo na totoo? Alo-lo, yun ba? No? Wala na bang karapatan ang mga sumusuporta kay Pastor Kibuloy na dipinsahan si Pastor? Sagutin yung mga sa tingin po ng supporter ni Pastor Kibuloy, mga maling paratang. Saan po kayo kumuha ng kapal ng mukha? Saan kayo nag-aral? Sayang lang pinag-aral sa inyo ng mga magulang ninyo. Nagpabayad ho kayo. Eh, siyempre, that's normal. Normal po yan, given ho yan, na mayroong anti, mayroong pro. Merong aatake kay Pastor, meron ding didepensa kay Pastor. Simple lang ho yan. Alangan naman lalo na ho, ang sa tingin po ng mga supporter ni Pastor Kibuloy ay bias naman talaga. Walang kwenta yung mga akusasyon, ginigipit si Pastor. Alangan naman tatahimik. Kaya nga sabi nga ho ng ano eh, ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na kasalamuhan namin, pagpunta namin sa Davao, eh, dapat nga daw, tahimik lang talaga sila eh. Hindi po sila nakikialam dito sa mga issue na yan. Kaso ang problema ho, eh, talagang ginigipit na si Pastor Kibuloy, ginagago na ho talaga. Hindi na kasi po pwedeng, hindi sila magsalita. Kailangan po rin marinig ng taong bayan ang side ng Kingdom of Jesus Christ kung saan tinitingnan nila si Pastor Kibuloy walang kasalanan. Bakit hayaan lang po natin mapakinggan yung mga nag-akusa lamang? Baka po pwede nga, papuntahin nyo rin ang mga yan. Ito nga po ang problema kay Risa Hontiveros eh. Bakit hindi siya nagpatawag ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? Yung legit na miyembro. Bakit ang pinapakinggan lang niya yung mga bugos? Yung mga piki? Kung hindi siya natatakot sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kung gusto niya marinig rin yung side ni Pastor, baka pwede, patawag niyo na lang. Para meron tayong basihan lahat. Para ang mga Pilipino, hindi lang iisang napapakinggan. At dapat, may nag-akusa, dating miyembro, mag-imbita ka rin. O Pastor Kibuloy, magpadala ka na lang muna dito ng mga miyembro niyo dyan na active para tingnan ho namin kung ano po ang mangyayari dito. Totoo ba yung inakusa, nag-akusa? Kung ano bang sagot ng mga miyembro ninyo dyan, magpadala ka, mamili ka kahit ano dyan. Walang kudigo-kudigo, live-live tayo. Ganun lang ba? Oh, totoo ba? Simple lang naman tanong yan eh. Itong sinabi ni Rini, alias Rini, na si Pastor Kibuloy, sinasampal niya si Rini, anong masasabi mo? Oh, sasagutin din ng kabilang side. Paano mo nasabi ito? Gaano mo kakilala si Rini? Lalo na si Taba. Sabi ni Taba, oh. Sabi ni Taba, ako ho, si Rini, matagal kong kilala yan. Ako ay 23 years na dito sa Glory Mountain. Si Rini, nakasama ko ng 2 years yata. 2 years nakasama niya. So pag tiningnan mo, yung si Taba, mas credible pa doon kumpara kay Rini. Dapat si Taba ay makapagsabi ng kung ano ang tunay na pagkatao ni Pastor Kibuloy. Kasi 23 years si Taba eh.
na-interview natin dito sa Kingdom of Jesus Christ. Samantala, itong si Rene, 2 years lang, di ba? 2 years. Oh, ano, sino paniwalaan mo? Yung 23 years at yung 2 years. 2 years na hawak ni Risa Hontivirus. Yun lang sana. Ipatawag ni Risa Hontivirus ang mga nakasama ni Rene sa trabaho. Patawag ni Risa Hontivirus yung HR, no, yung humawak kay Rene, makasamahan ni Rene, kung saan sinabi ni Rene, doon siya nagtatrabaho. Yun naman, itong babae na naman, nag-akusa ng rep, kung tama lang talaga proseso, ipatawag din ng ni Risa Hontivirus yung mga kasamahan ng babae na yon na nag-akusa kay pastor sa mga oras na yon. Kasama yung mga security guard. May mga security guard naman ho eh. Nasabihin, oy, sino yung mga kasama mo ng mga oras na yan, mga panahon na yan? O, ito, patawag nyo muna. O, sige, o, totoo ba yung sinabi? Kasi kung hindi ka makukumbinsi sa testimonya ng mga nakasama ng sinabing ni Rep, saka mo siguro ipatawag si Pastor Kibuloy. Kung hindi ka kumbinsido sa sinasabi ng mga nakasama ni Rene alias David, saka pa ho siguro natin ipatawag si Pastor Kibuloy. Kumbaga, tingnan mo muna natin yung level ng bilang isang workers. Level ni Rene, level ng babae na yon, level ni David, nakasama nila pareho, patawag mo lahat yan. Pagpatawag mo lahat yan, kung hindi ka nakumbinsi ng mga nakasama ni Rene at yung babaeng ni Rip Kuno, ay puta, patawag mo si pastor. O di ba ho? E di patas. Wala kang masabi. Parang masasabi ni pastor, ay, wala, bias kayo eh. Kasi nandun eh. Bakit hindi nyo gawin yan? Kung talagang gusto ninyo ng tunay na kwento at katotohanan. Simple lang ho. Ako, hindi ako investigador, pero yun ang nakikita kong tama. Tanggalin yung maskara, animal naman. Bakit kung totoo kang nagsasabi, nagmamaskara pa ka lolo nyo? Eh kung ako totoo ako nagsasabi, bakit kailangan ko magbasa ng tula? O, diba? Ako'y tutula, mahabang mahaba. Ako'y upo, animal na po. masyado kayo nagpahalata, Tutol Idol. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tayo may judgment na. Eh, sayang naman ang binabayad sa atin ng taong bayan. Eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Alam mo, Tana, sa pool dito si Antivirus, kung ako lang, Idol Robin, buti na lang, hindi ako naging senador, no? Kung ako nagiging senador, ay direkt ako talaga tirahin siya, no? Si Antivirus. Bakit? Nandito ako para sa bayan. Banggain, kanimala na talaga. No? Banggain ko talaga ng todo yan. Alam ko hindi na tama yung ginagawa mo, nakakasira sa institusyon eh. Masyado kang mapanghusga eh. Nagkaroon ka na ng ano, nagkaroon ka na agad ng verdict. Hinatulan mo na agad. Ako, titirahin ko yan eh. Na ako naging senador, sasakit ulo sa akin ng mga ibang senador. Promise, birahin ko kayo ng birahin hanggat sa lumuhod kayo sa akin. O bakit? Tama naman sinabi ni Idol Ruben Padilla eh. Kaya nga tayo binayaran ng taong bayan para sa taong bayan eh. Hindi tayo binayaran ng taong bayan para sa sarili natin. Sarili ninyong katangahan. Nandyan kayo para kayo magserbisyo sa amin. Hindi yung nandyan kayo para magserbisyo kayo sa iilan mga puon ninyo, luluhod kayo. Manira kayo ng kapwa-tao. Demokrasya eh. Tuloy, Idol, oh. Before this thing happened, meron ka siyang paso sa states. What can you say about that? Eh, syempre po, ano, alam so, naman... Paso opo, eh, hindi naman natin. Ako din po, hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado ni pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako'y nagsasalita, una bilang isang senador, pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito, laban sa mga komunista. Okay, ano muna, Idol Robin, kasi nga,
tinanong si Idol Ruben tungkol umano sa kaso sa mga states. Alam nyo kayong mga ano, mga tambalustos ng mga mainstream media, wala tayong pakialam doon sa Amerikano. Wala tayong pakialam sa mga puting itlog ni Malaman talaga. Wala tayong pakialam sa kaso ni Pastor Kibuloy sa puting itlog. Sa Amerikanong meron doon. Yayaman ba tayo doon? Aayos mga ekonomiya natin? Hindi na po sakop ng Pilipinas yung jurisdiction ng Amerika. Unless kung tayo ay uto-uto ng mga kano. Unless tayo ay lumuhod sa mga kano, uto-uto na ba tayo? Tuta na ba tayo? Kung tuta tayo, pwede mong itanong yan. Ayun mga kaso doon sa Amerika. Oh. What time pakialam doon? Hayaan natin si Pastor doon. Hayaan natin sila. Ang pakialam na, pakialaman natin yung sariling atin. Ito nga yung tanong ko sa inyo eh. Nakakadisturbo pa si Pastor sa inyo? Binigyan ba kayo ng sakit ng ulo ni Pastor? Bakit ganyan kayo? Alam niyo kung ano nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin ngayon? Itong tambangag administration. Yan ang totoo. Tuloy, Idol. Oh. Kung kahit naman sino sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to eh. Kasama ko to. Correct. Nakipaglaban sa komunista, sa mga alam naman natin, hindi naman kami nagsisinungaling. Open naman yung mga ginawa namin. Mapapanood naman ninyo. Makikita din nyo yan sa SMNI. Magkasama talaga kami. Correct. Ngayon sa pagkakataong ito, nawala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle. Itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita. Senador din naman ako. Sorry. At nandun din naman ako sa loob ng committee na yon. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee. Dige lang, committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong inihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Correct. Pag lumabas siya. Tingnan mo ha. Itong Marcos admin kasama ng media, kasama ng antivirus. Parang gusto nilang busalan ka. Huwag ka na magsalita. Tumigil ka na. Huwag ka nang dumipin sa kay Pastor. Kagayang ginawa ngayon kay ano, ang ginawa nila kay Inday Sara at Tatay Digong. Sinabi ni Hontiveros. Bakit si Inday Sara, si Digong, sinusuportahan si Pastor Kibuloy, dinipinsahan si Midrubin Padilla? Ito kasi, itong mga taong ito, kilala si Pastor Kibuloy. Maraming salamat, Come to Life sa Pakulay. Tatay Digong, si Inday Sara, Ruben Padilla, kilala ko kasi nila si Pastor Kibuloy. Kaya hindi ho po pwedeng hindi sila magsalita. At hayaan lang nila na itong mga tambaloslo sa Senado Kongreso ay durugin si Pastor. Tama si Idol Ruben, senador naman ako. Bakit wala ba akong karapatan magsalita? Lahat tayo, meron tayong karapatan magsalita. We are entitled our individual opinion. Kasi meron tayong freedom of expression at freedom of speech. Kahit anong sasabihin mo, pwede ho yan. Nasa demokrasya bansa ho tayo. Kaya hindi mo po pwedeng sitahin yung bawat isa. Sitain mo si Tatay Digong, sitain mo si Ruben, Inday Sara. Bakit ka nagsalita? Bakit ka pumapabor kay Pastor Kibuloy? Hindi mo pwedeng tanungin yun eh. Kasi part yan ng kanyang karapatan bilang isang Pilipino. Karapatan niya yan magsalita. Hindi mo po pwedeng pigilan eh. Kasi magsasalita talaga yan. Unless kung martial law ngayon. Kung martial law ngayon, sabihin, pag nagsalita ka pabor kay Pastor Kibuloy, kulong ka din. Kota martial law. Kung magsalita ka against Marcos admin, kulong ka din. Kota, kulong tayo. Kaso nasa demokrasya pa naman tayo. Wala pa namang martial law at hindi naman tayo papayag na darating dun. Mag-isip pa lang sila dyan, kaladkarin na natin sila. Sabi ni Hansa, mukhang magkagulo na talaga kapag ditin nila si Pastor.
Eh, choice nila yan. Choice nila. Bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, nandito tayo, sinasabi natin ang katotohanan at dapat malaman ng sambayan ng Pilipino na walang due process. Kasi kung may due process pa, itong si Ruben Padilla magkasama sa committee, hindi yan mag-iingay. Nabigyan nyo naman ng due process. Oh. Walang due process nga, umpisa pa lang eh. Yan nag-iingay si Idol Ruben. Right? Panghawakan ko yung sinabi ni Idol Ruben, walang iwanan. Sinabi niya sa talumpati. Tuloy nga oh. Baka pwedeng may mangyaring maganda. Given naman yun. Pero kung sabihin is, wala kayong tiwala sa security forces natin na bantayan siya to make sure na halimbawa, kaya nga pumunta from Davao to the Senate, protected siya. Hindi po ako magsasabi kasi niyan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi. Na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa pansarili niyang protection. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin, ay gagarantee ko yun. Na, Pastor, okay ka. Ay, hindi ko gagawin yung ano na yun, obligasyon na yun. Kanya to, karapatan niya yun. Bilang, nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin yan na ako, hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo, eh, tinuturo na natin sana, may kasalanan ka na, wala pang sinasabi ang korte. Ito yung hindi naintindihan ng mga animal. No? Na hindi, wala pang kasalanan si Pastor. Walang kasalanan si Pastor talaga. Yung security kasi, hindi naman sinasabi ni Pastor na walang tiwala sa security ng Pilipinas. Ang walang tiwala lang si Pastor to sa mga leader natin ni Mal. Humingi na. Kaya nga humingi si Pastor ng seguridad eh. Pupunta ako dyan. Bigyan niyo ako. Di ba may 17 conditions? Ano yung sinabi ni Pastor dito? Bigyan niyo kami ng security. Ano bang sinabi ni Pastor dito? Teka lang. Na, bigyan niyo kami ng security. Ito yung 17 ano, condition ni Pastor. Alam niyo kung nagawa lang ito ni Hontiveros? Hindi, wala. Di nandiyan na siguro si Pastor. Oh, ito eh. Unmasked. The full faces of your witness, no matter. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Kung ginawa lang ito ni Hontiveros, wala naman sanang problema eh. Reveal your witness, true name, and identity with recent valid photos ID. Totong pagkatao. Ito lang naman eh. Yung susi eh. You must sign notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. Do not restrict my answer to any question to a mere yes or no. Yun lang naman eh. Ito lang naman talaga ng susi. Wala namang iba talaga eh. Kung gusto lang talaga nila paharapin si Pastor, eh kung ginawa ko nila ito, oh, no limit time for me to ask or answer questions. Ito, I retain my rights to only answer questions that are necessary under my discretion. Yun lang naman, bakit ayaw ano gawin ni Hontiveros to? Di ba ho? Ibigayin nyo kung gusto nyong paharapin. Wala nang reason siguro si Pastor masabi, ay, hindi ako haharap. Kasi, yung 17 conditions ni Pastor, ginagawa mo. I retain the right to personally cross-examine your witness that include your Madam Chair. No time limit. O, di ba ho? You must reveal the real amount that you paid to this witness. Bayad naman talaga ni Malian. Whether by way of cash, ATM, credit card, GCash, etc. It must attested and signed by your witnesses including sources of funds. Whether personal or government-related funds. Ito lang naman ah. Provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President. There is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government. Kasi ito po yung kinatakutan ni Pastor Kibuloy. FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department security officers from Marcos government to illegally arrest me through provisionary or extraordinary rendition that includes kidnapping and assassination with the assurance in written form that your invitation for me to attend the hearing is not a trick to trap me to execute with the corresponding reward of $2 million and that I am able to go back to Davao City without harm. Ito lang naman eh.
Bakit ayaw na i-resounty virus nito? Kasi tingin kasi ni Pastor, binibinta siya ng administrasyon ngayon sa mga kano. Bakit hindi niya mabigay ito? Matapos na sana ang kwentuhan natin. You must allow my, ito, you must allow my 50 security personnel including a number of police and AAP officers to attend the hearing and secure my perimeter. O mismo, o bakit ayaw magawa? Eh, simple, gusto ko manigurado na hindi ako bitbitin ng kano at ng FBI. It must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and CAAP for my private jet to take off and land from Davao International Airport to Manila Airport and vice versa smoothly and without trouble in compliance also of condition number then of this set of condition. All expenses incurred from this trip including private jet, flight back and forth with parking in AIA food according to my dietary requirements and fees for accommodation in 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. The set of condition must be duly signed by the President of the Philippines and Speaker of the House of the Representative Martin Romualdez. Send to me the written answer to this set of condition of 2 days before the scheduled hearing with your signature. Bakit ayaw gawin yung antivirus to? Gawin nyo na nang magkaalaman. Kasi oh, di ba gusto ninyong patinin? Eh ano, 17 conditions para matapos na. Tuloy, Idol Robin. Teka muna, di ba? Renda muna tayo, mga kababayan. Meron din siyang Bill of Rights. May karapatan siya. Ibigay natin sa kanya ang due process. Sir, as a Senate, ano magiging impact nito? Kasi yung Senate si former ah, hindi, kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement niya ang kanyang kung ano yung sinasabi ng dyan sa procedure ng ADOP legislation na yan. Kailangan masunod yun. Opo, aba. Nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Mm. Di ba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun eh. Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin ng inabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang i-serve, kanya yun, ma'am. Hindi sa akin yun. Oh. Hindi ko pwedeng sapawan yung chairwoman. Member lang ako. Actually po, meron namang magagawa ang kampo ni Pastor Kibuloy na matigil na itong kahibangan ni Resounty Virus sa Supreme Court. Pati dyan sa Kongreso, Supreme Court talaga yan, mag-desisyon. Yan lang naman. Yung parmale, wala naman nagawa si Resounty Virus din. Sa parmale, di ba? Yung kaso nila doon. Wow. Tungkol pa sa kaban ng bayan pinag-uusapan, samantala si Pastor wala namang ninakaw na pira ng bayan. May nagawa ba sila sa parmali? Wala. Rosa Danke, magandang hapon. Sabi naman Bibilin Bautista, believe talaga ako kay Senador Robin, kahit siya lang nag-iisa, lumalaban ng tama. Mismo. Kaya naman yan, di naman magtatagumpay yan. Mayroong Supreme Court. Kayang ipatigil ang Supreme Court yan. Supreme Court lang naman yan dadalhin. Para hindi po sila mapang-abuso yung kanilang kapangyarihan. Huwag na lampas-lampas. Pwede nang pigilan ng Supreme Court yan. Iutos ang Supreme Court. Yung Kongreso, Senado, pag sinabi na ho ng Supreme Court, tiklop yan. Maniwala kayo sa akin. Gano? Maniwala ho kayo sa akin. Pag sinabi ng Supreme Court, tiklop na, wala na ho sila dyan. Mapahiya lang ho sila dyan. Sabi ni Hans, back out si Robin, pwede ba yun iwan niya si Riz? Hindi kasi pwede rin mag-back out. Pag mag-back out,
wala na, hayaan na lang ni Risa. Pero actually guys, sa totoo lang, from the very start, talagang may tama na yung ano, may problema na yung ginawa ni Risa antivirus eh. Yung subpoena eh. Sino yung nag-motion? Oh, sino yung nag-approve? Wala eh, dapat tatlo sila dyan eh. Dapat sa committee, more than three ka dyan. Mga tatlo. Kasi may kukontra eh. May mumusyon, may mag-approve. May mag-a-adjourn eh. Putang ina no. Siya yung nag-utos na i-contempt. Wala, siya rin nag-motion. Siya rin nag-approve. Ay, gago oh. Siya lahat. Dyan pa lang, ano na yan? Invalido na yan. Invalid na yan oh eh. Dapat hindi lang, dapat walang quorum yun eh. Hindi ka po pwede magkaroon ng hearing na tatatlo, dalawa lang kayo, eh loko oh. Oh. Sino nag-motion? Sino nag-approve? Eh si Robin Padilla, kumontra eh. Eh. Dalawa lang sila dun eh. Dapat nga walang hearing na nangyayari eh. Pag walang quorum, puta bakit ka mag-hearing, dalawa lang kayo nag-uusap? Hmm. Siyempre may kukontra yan, may papabor. Dapat lamang dapat, majority votes dapat lagi. Eh dalawa silang Ruben Padilla eh. Nag-uusap ni Risa Antivirus. Wala! Void! Void yung ano? Void yung subpoena, yung pinakauna pa lang na hearing, void na yon, wala na akong kwenta. Except na lang yung kumplito. Yung pangalawa, pangatlo, putang ina, hanggat sa nag-uwing nag-file ng contempt, why motion? Walang second. Why seconded? Puta siya lahat. Oh. Walang second motion. Puta yung nag-approve siya. Siya lahat. Ang galing talaga. Tama yung sinasabi mo, ano, Pax Queen, walang proper quorum. Wala namang proper quorum talaga yon. Kasi hindi ka pwedeng mag-utos eh. Mag-adjourn, mag-motion. Ay, nagago ho. Wala ho yun. Dapat hindi matutuloy yung mga hearing pag ganyan. Ang nangyayari, pinipilit nila. Pero bago po tayo mapunta muli kay ano, mapunta muli kay Pastor Kibuloy. No? Oh, ito si KFC, no? Huwag kang umiyak, ha? Pag ipapagsagutin kita, Trolls Tony Mal, oh. Bakit ko dahil pinagtanggol si Pastor Kibuloy na manyakis? Ikaw, KFC, pagbigyan kita. Paano mo nasabi manyaki si Pastor Kibuloy? May ebidensya ka? Saan ka naniniwala? Hige nga. Oh, sumagot ka. Saan ka nakinig? Sa mga nakapiring? Sino yung minamanyak ni Pastor Kibuloy? Pagbibigyan kita, tol. Alam niyo po kasi, huwag kang tanga. No? Manyakis. Ikaw, mas, nako. Mas manyakis ka pa, yung picture mo, manyakis, oh. Oh. Kung mayroong manyakis dito, tol, ikaw yun. Masyado kang mapanghusga. Bakit ba magiging manyakis si Pastor Kibuloy? Pag irelto kita, iiyak ka lang. Huwag mong husgahan yung tao na hindi mo alam ang pagkatao. Kung manyakis pa si Pastor Kibuloy, puta, minamanyak na ni Pastor Kibuloy lahat ng mga magaganda doon. Ang gaganda ito para sa iyo, ano, KFC Manyakis. Ang gaganda talaga, tol. Nako. Ang gaganda ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kung manyakis pa si Pastor Kibuloy, nako, minamanyak na yun ni Pastor Kibuloy lahat. Ang gaganda mga Ukrainian, mga Brazilian, nako. Mistisa ho eh. Kaganda-ganda. Oh. Kung manyakis pa si Pastor Kibuloy, di sana nagre-reklamo ang mga yun. Lalo na si Mary, tatagal na 20 years, kaganda-ganda. Oh. Wala, hindi ko nakitaan na manyakis si Pastor Tol. Talagang gentleman si Pastor Kibuloy. Ikaw kasi, masyado kang nakikinig sa mga demonyo. No? Alam mo yung nag-akusa na manyakis, yan yung tunay na manyakis. Ikaw, tol, manyakis ka, tol. Alam ko, manyakis ka. Mukha pa lang, manyakis na to. Ngayon, oh. Oh, grabe, manyakis. Tay daw niya. Kepse, tay mo? Sus, baho pala ng tay mo.
Eh, pupunta ka dito, iiyak ka. Eh, promise, tol, mukha mo, tol, manyakis, tol, oh. Ako ganito lang mukha ko, hindi talaga ako manyakis. May bigote, mahabang bugde, ako manyakis, tol, eh. Pero yung mukha mo, tol, na aninag ko, putang ina, kamanyak nito. No? Huwag mong manyakin, serious antivirus. Naku, match kayo dun. Ay, JFC, kumain ka na? Ha? Eh, nandito ka kasi. Manyakol ka talaga, oh. KFC, patingin, mukha mo, naglagay ka pa ng profile picture mo, manyakol na mukha na yan, ni Matt. Ha? Eh? Wag mong manyakin yung kapitbahay mo, ha? Baka sampaling ka. Alam mo kasi ikaw, KFC, masyado kang nakikinig sa mga inside band na balager, mga bubo. Makinig ka sa amin kasi kami ay kadaupang palad namin si Pastor Kibuloy. Pumunta nga ho kami dun, eh. Daming magaganda dun, tol. Maglalaway ka, tol. Tol, pag pumunta ka sa Kingdom of Jesus Christ, di ka makatagal dun kung manyakis ka, promise. Sa akin lang, ha. Kung manyakis ka, tol, papasok ka ng Kingdom of Jesus Christ, hindi ka makatagal. Bakit, tol? Hay, tol! Grabe, tol! Kagaganda ng mga babae, tol. Maglalaway ka, tol. Na, para kang asong ulol, tol. No? Eh, kung manyakis si Pastor Kibuloy, ang dami sigurong kaso ni Pastor, daming magaganda, eh. Na, real talk lang talaga, real talk tayo, ha? Kung ano lang, kung manyakis talaga si Pastor, siguro grabing dami ng reklamo kay Pastor. Bakit? Ang daming magaganda doon, promise, oh. Oh. Oh? Ay, sabi ni ano, KFC, tingnan mo mukha mo at mukha ko. Gwapo naman ako sa'yo, animal. Yung mukha mo, animal, oh, mukhang si Tarzan. Eh. At least ako, ito, marap ako sa camera. Ay, mas gwapo naman ako sa'yo, tol. Oh. Bigote pa lang, tanggal na panty ng babae nito. Ha? Huwag mong i-block, ay, paiyakin natin to. Huwag niyong i-block si KFC, ha? Ka, tol, yung asawa mo, tol, total, nandito ka naman, tanongin na kita. Tol, putang ina, pag-KFC-KFC ka pa, yung mukha naman, di mo mong pag-KFC yan? Eh, yung mukha mo, pang ano yan, pang sisig. Tol, wag kang umiyak, total, nandito ka naman, magkumustahan lang tayo, ha? Tol, tuli ka na, tol? Tol, kailan ka natuli? Eh, sabi ng kapitbahay mo, sabi ng marim mo, eh. Bisdak, yan si KFC. Ma, bakit? Nakita ko yan. Saan mo nakita? Umihi. Saan umihi? Doon, oh, sa tabi ng bahay namin, eh. Ah, paano umihi? Parang aso. Nakita ko, pisot pa. Tol, sabi ng kapitbahay mo, tol, pisot ka daw. Ay, tingnan na sinasabi ko sa'yo, lulusob ka dito, kailangan may bala ka. Pisot ka daw, tol, sabi niya. Sabi ko sa mare mo, hayaan mo, pag dumalaw yun si KFC sa Bisdag Pilipinas, tuliin ko yan. Tol, tutuliin kita. Put, hindi na kaya ng kutsilyo nun, tol. Ano? Hindi na kaya ng martilyo yan, tol. Hindi na kaya ng chinso yan, tol. Anong gagamitin natin yan, tol? Nako, mukhang matigas na yan, tol. Di habang buhay kang pisot. Dumalaw ka kasi. Ayan, tuloy. Bihira ka naman, kawawa ka naman. At chinso, sabi niya, sa chinso gamitin. Punta pag ginamit at chinso, hindi daw upra, grabing tigas daw. Kasi tigas na daw yan ng nara. Ikaw kasi magtutrolls ka, sabi ka manyakis, ikaw pala manyakis, eh. Ikaw, KFC, huwag kang mamanyak, magmanyak. Huwag kang mangmanyak ng babae kung pisot ka. Pagtatawanan ka ng manyakis din.
Ah, sige nga, total nandito naman si ano si KFC, sabi niya kasi manyake si ano eh, si Pastor Kibuloy. Iplingan natin kaunti itong ano si Mary, nasaan ba si Mary? Para makita naman si KFC ng magandang dilag. Palaway natin si KFC. Hindi, tol, total nandito ka, tol. Sagutin kita ng tama, tol. Pakinggan mo lang to, tol. Malay natin, tol, ay ano namin, tol. Tayo lang, tigil, baka na-delete ko na. Oh, ito, tol. Tol, alika to, tol. Ang gaganda nito, tol. Tol, ito, tol, ah. Ito, tol, Brazilian po ito, tol. Full-time workers. Huwag mong pagnasahan. Okay, pakinggan natin muna. Nakakaloka naman. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. KFC, makinig ka! Ito, ah. KFC, makinig ka. Makinig ka, KFC. Hindi ko kumintuan. Yung local dormitory, ha, pang Pilipino. Oh, dito tayo sa, ano, sa foreign dormitory. Ukrainian. Ah, Ukrainian, Ukrainian, Ukrainian. Grabe naman, total. Anton, Miss Antonia, Miss Eva, Sofia, Zenia, Ruslan. Mga ata nila, mga magulang nila. Ukrainian, ah, yan, Ukrainian. Kasama Ukrainian. Mga parents pala. KFC, oh, tingnan mo, ang gaganda KFC, oh. Ukrainian yan, tol. Nakakita ka na ng Ukrainian, tol? Oh. Ukrainian, ah, sorry, ah. Sabi ko, ano, ang tawag doon, Brazilian. Ukrainian, ah. Okay, tol, makinig ka, tol, dito, tol, oh, para makita natin kung manyakol. Yan, kasama parents, oh. How old were you? 6 years old. How old are you now? 15 na siya ngayon. 6 years old nandito. 9 years na. How about you, Eva? 9 months. 9 months. Sophia, how old were you? 3 years old. 3. How old are you now? 13. So, 10 years nandito. Zenia? 3 years old also. Now you are? 14. Marunong na magbisaya to, Pastor? Marunong bisaya. This is the Natasha. This is the mother of the twin. Answer twin. Alright. Anton and Antonia. They are now in GMC. All of them are studying at GMC. Thank you, Pastor, for all of these years. And that's the mother of Katya. Mama Maria Paz, ako si salamat sa pakulay. My points. Oh, dito sila nakatira. Kung ayaw ko, alam natin yung mayroon. Nasaan na yung si KFC na manyakol, hoy? Pinipli ko to kasi sabi mo niyakol si ano si Pastor Kibuloy. Ito yung magtestify para sa iyo. Everything. Wala bang sample na Bisaya, Pastor? Yeah, but they know how to speak. Where's Mary? Where's Mary? This is GMC. Kami mga Brazilian boys na ministers. Ilan yung population nila, Pastor, dito sa ano? Foreign. Pero mga Bisaya. 41. Iba't ibang lahi, Pastor? Mostly Ukrainian. Meron Brazilian ando sa kabila. Sa kabila. So ito Ukrainian to. Marami na rin population sa ano? Sa harap na highway dito, punta ka doon, Tamelia. Halos binili namin ng bahay doon, vacation workers. Kada isa. Yung Ukrainian pastor na family, medyo marami na rin sila dito. Marami yan. Dito. Yan sila. Kasama yung mga magulang nila, hindi lang yung mga anak. Yeah, mga magulang. Paano po kinakwalify po ninyo sila na pwede silang pumunta dito sa Kingdom of Jesus basta Christ? Basta may recommend nung Ukrainian kingdom doon sa America, sa Ukraine, papunta dito. So, i-bet namin. Kung pwede sila, anong purpose? Mag-aral. Anong purpose? Maging worker. O, yun. Then, ipakita namin sa kanilang mga requirements, lahat-lahat. Kaya ba ninyo dito? Naghihirap sila sa pagkain.
Pero ngayon, naka-adjust na sila. Iba na sa ano. Paksiw na rin sila ngayon. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na ng paksiw. You love paksiw? Do you now enjoy Filipino food, no? Yes. What's your favorite Filipino food? Adobo. 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 Me too. Adobo. Katsa. Katsa kami. That's the mother. Sister? Marina. Marina. And that's the daughter, Katya. Pastor, how old are you now, Katya? 16. Mm-hmm. When you came, how old were you? 7. Pastor, yung pod nila, libre lahat? Libre lahat siya. Ayan. Basta nakatira ka dito. Libre lahat. Hoy, KFC! Punta ka doon sa Kingdom of Jesus Christ, baka nagugutom ka, malibre ka man lang sana. Nasaan na ni Mark ang KFC ka? Nasaan ka? Ay, para malibre ka man sana dyan, kaso bawal demonyo dyan eh. Natingnan mo, ang gaganda mga anghel ho yan. Mga anghel po yan, ang gaganda. Nasaan na si KFC? Nimal talaga si KFC, palabas-labas, umalis uli. Oh, kasama po yung Ukrainian parents po, kasama dyan, nandyan din ho. Yung mga Ukrainian parents po, kasama, hindi lang mga bata. Nasa na? Kung ginugutom ka, punta ka sa aking Kingdom of Jesus Christ, libre ha. Libre pagkain. Kaso itong si KFC, manyakol to, di pwede mga manyakis dyan. Ay! Tuloy natin, total nandito naman, tuloy na natin muna. 45 sacks a day ang niluluto namin dito. Hindi ko pa kanina nadala doon sa mess hall namin eh. Lapit tayo, tabi ng Kingdom. Sorry, yung ano, may mga, ano yung mga parents na ano mga pangguling na rin? Worker din. Okay. Sila sa GMC, meron silang canteen mo. Fundraising sila sa canteen. Kasi captured market na yung GMC. Ang mga bata nag-aaral. Pero nag-involve din sila sa youth activities. Both in school and in the Kingdom. So, yung mga nagte-testify, alam din lahat. Kasi mga sinungaling, inayaran. So, thank you ah. Thank you so much. Thank you so much. Guys. Okay. Let's go to Pasenta and Pacific. Thank you. Mary, ganito yung istorya niya. Hoy! Nasaan na si ano, si KFC? Hoy! Andito na si Mary, hoy! Hoy! Hingnan mo si Mary, sasagutin ka ni Mary. Punta siya ng SM. And then yung mga Pilipino kanila ang tangkad ng mga babae ito, tulis pa naman masyadong ilong. Sabi ni Mary, istoryahe! Si Mary ang salita ka. Ilan nakakatuig dere sa ako ang Kingdom of Jesus Christ? Ay, mga mag-20 na. 20 nakatuig. 20 years? 20 years. Nanay mong pamilya? 12 years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Na imong mga pamilya dere tanan. Dili ako lang. Ikaw lang. O sa Bisaya diha. Ano naka-decide ito? Naka-decide mag-worker? Bago po ako. Matagal ako ng member, young people ako sa una. Tapos in every year kasi we have a youth camp, like youth congress. So once I attended it, I feel that I want this kind of life. I want to dedicate my life to that. Unsay pagtan-aw nimo kay pastor, iyang karakter? Is the father actually. Si pastor, napakabutan si sir. Oh, nasaan ka na kay KFC? Oh, anong pagtingin niya kay pastor? Tatay siya, napakabait. Lolo ka talaga kay KFC, nakikinig ka kasi sa mga tambalusos vlogger eh. Ayan o! Magandang din lang yung nagsabi, napakabait tatay. Rapist daw ko meron. Oh. He's the father. He always looks beyond who we are and pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil... Oh, tingnan mo! Sabi ni pastor, rapist daw ako meron. Natawa si meron. Hindi, si pastor talaga. Mabait yan at maraming nagbago sa amin dahil kay pastor. Nasaan ka? Yeah! Dinilit mo yung Milini Bona, gawin sana natin hupya yun eh. Dahil kay pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpagod yun.
Ang hindi lang masyado maintindihan, Mary, yung iba yung disiplina, di ba? Ikaw, you have undergone discipline also. Parts and ano yan siya, parts and partial sa kingdom. Na, syempre, may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So, kailangan mo yan harapin. Pero pag magpag-ubos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay, dili. Muna akong masulti. Ah, tama na kasi wala na si ano tambalos-los na KFC. Ikakat pala natin yon. Pag merong mag-comment na manyakol daw si Pastor, ipalabas agad natin yon. Para yun si Mary na magsasabi. Ano na? Nandyan ka pa ba? Okay, laktaw po muna tayo. Alam nyo po mga kababayan ko, ito, dito tayo ha. Dito muna, ito. Nasaan ba yung mga trolls? Kung kayo, naniniwala kayo kay Hunti Virus na may malasakit sa kababaihan, may malasakit sa mga kabataan, mga kababaihan, alam nyo ho, no, ito dapat yung inimbestigahan nila, hindi si Pastor Kibuloy. Titulo pa lang ng balita, hinalay ng ama. Ito yung talagang rapist. Ito talaga yung tunay na manyakis. Na dapat pagtuunan ng ating gobyerno para paano maiiwasan ito. Dapat yung komite ng antivirus dito makatutok. Bakit hindi nila ayan na ito? Kung imbestigahan, dyan sa Senado. Nasaan? Papakinggan po natin. Ginahasa umano ng paulit-ulit ang 14 anyos na babae sa Quezon City. Ang suspect, sariling ama ng dalagita. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo Exclusive. Nanlulumo ang 35 anyos na si Irene, hindi niya tunay na pangalan, nang magtungo sa mga pulis sa Quezon City kahapon. Isinumbong niya ang umano'y panggagahasa sa 14 anyos at grade 7 student niyang anak na si Alias Tricia. Inaawa po, baka maulit. Ang itinuturong suspect, ang ama ng biktima, kwento ni Irene, nalaman niya ang umano'y panghahalay ng mister niya nang biglang magwala si Tricia isang araw at sinabing manyak ang kanyang tatay. Ako, biglang naging hysterical, nagsisigaw. Hindi naman siya ganyan. Iba na rin yung trato niya sa papa niya. Sa ngayon, kung kakausapin niya, parang may kasama ng pabulyaw. Dito na rin daw tuluyang isinumbong ni Tricia ang kahalayan ng tatay niya. 5 beses na umano nangyari ang panghahalay na nagsimula noon pang Nobyembre. Ginagawa raw ito kapag tulog na ang lahat tuwing gabi. Andun kami, tulog. Kasi ang bahay kasi namin, open. Kumbaga, walang division, walang ano. Kung asan yung kainan, dun lang din yung tulugan. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon. Palusot niya pa, binibihisan lang niya ang anak noon. Pagdating po sa event, nakita ko po siya ma'am na pagpasok ng bahay, nakahubad na po siya, nakabra at saka nakapatid na po. Kaya binuksan po yung ilaw, binihisan ko po siya. Pagising niya, nakita niyo po yung mukha ko. Napag-alamang ding lulong sa illegal na droga ang suspect. Ayun! Isa ko siya sa positive. Oo. Na gumagamit na pagbabawal ng gamot. Nalululong sila eh. Wala na sa isip nila yung nangyayari. Pag-amin ng suspect, 15 taon na siyang gumagamit ng shabu. Masakit man kay Irene na makulong ang mister, itutuloy niya ang reklamo. Gusto rin ang anak ko, ikulong tatay. Paano kung maulit-ulit, tapos may isa pa akong anak? Tapos paano kung habang tumatagal, ibang tao na ang gawan niya? Mas may ganda rin makulong na lang din siya. Maharap ang suspect sa kasong rape. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Kayong mga tambalos-los kayo, mga nasa kongreso, lalo ka na rin sa antivirus, yan ang tunay na isyu ng bayan. Droga krimen. Ito yung tutukan ninyo. Huwag yung mga bintang kay Pastor Kibuloy na walang kabuluhan. Bibilib po kami sa inyo. Droga o. Dami na kasing pulboron ngayon eh. Kaya marami na rin nare-rip. Nasaan ka antivirus? Bakit hindi ka nagsalita dito? Kasi nga, walang pira dyan. Wala kang kita dyan. Kasi nga, hindi ang pinag-uusapan. Hindi mabinta. Ngayon ito kay Pastor Kibuloy mabinta.
trial by publicity, ginagamit mo. Dahil tatakbo ka sa susunod na eleksyon. O ano to? Yung tayo, hindi po kayo tunay na makabayan. Hindi po kayo tunay na nagmamahal sa bayan. Tunay na nagmamahal sa bayan, si pastor. Kung tunay kayo nagmamahal sa akin, ay putya, si pastor oh, alam mo dun sa Liwasang Bonifacio, nagpakain. Ayan o. Mga inaan nyo talang audio nyo guys. Yan lang. Yan sa Liwasang Bonifacio, nagpakain si pastor ng mga homeless. Kahit ginagawa ang SMNI, naman, kahit ginagawa yung SMNI, yung rally ng Kingdom of Jesus Christ dyan, ng mga homeless, na sinuhula ni Kalbo, pero ito ho, si Pastor, Kingdom of Jesus Christ, di niya nila inisip yun eh. Pinakain po nila. Ilang kababaihan yan, Risa Hontiveros? Ilang ina yan, Risa Hontiveros? Nakapakain ba kayo? Wala. Sinong gumawa? Pastor Kibuloy pa rin. Tapos ito, ginagagon nyo si Pastor. Yan tayo ho eh. Yung mga Pilipino, tingnan nyo na lang yung pagkatao ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Kibuloy. Ngayon ho, ito yung bagong problema natin ngayon, tanimbala, na dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng Marcos admin, mga senador, Risa Hontiveros, Meg Soberi, mga kongresista sa Kongreso, Tambaloslos. Ito yung solusyon na natin. Bumalik na naman yung dating sakit ng ulo sa naiya. Tanimbala. O, ito na tayo ngayon. Ito na pinakamalaking problema. Dumako naman tayo sa naiya kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa Thailand, na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Masabi? Wala lang. Sabi niya, ah, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman sila mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang daming nagtatanong, naka-civilian sila, may bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinosted Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Gate pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa.
Kasi especially kung one or two pieces lang, kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba, it is anting-anting. Pero sir, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe, lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Ano yan? Tanimbala talaga yan. Hindi lang umubra. Kaya mag-ingat po kayo sa airport. Bumalik na naman sila. Pati yung bagahe ko galing Davao, bukas na eh. Wala naman silang makuha doon. Mga damit lang eh. Buti hindi ako nagdala ng laptop. Kung nagdala ako ng laptop, kasi hindi naman pwedeng i-check in din yung laptop. Hand carry lang eh. Mga cellphone, wala naman. Ano yan? Tanimbala ho yan. Hindi lang nakasulot. Malaki kasi yung kita dyan sa tanimbala. Sabi anting-anting din ang sabi nila noon eh noon, 'di ba? Kung ang mabiktima 'yan, parang inosente, magkakapira ho sila. Kung tanimbala, magiging ignorante, magkakapira ho sila. Dapat yung bala na 'yon, itapon ho 'yon. I-dispose. Kasi pwede po nilang gamitin 'yon. Pagkakapirahan ho 'yon, malaki yung pera ho 'yan eh. Sabi ni Cherto sa akin, gustong pirahan si Madam. Oh, magkakapirahan. Magkano 'yon isang bala? Sasabihin na lang natin, Madam, para hindi ka na maabala, 50,000. Oh, para hindi ka maabala, or 10,000, 20,000. Yun yung modus. Yun yung modus ng mga dilawan na bumabalik na naman ngayon. Nga dapat, ito po ang tutukan ng mga kongresista at mga senador ngayon. Ngayon na tayo ngayon, bagong Pilipinas. Kaya mag-ingat po kayo ha, sa airport ngayon. Balik na naman mga tambaluslos. Kasi kung hindi, lalo na po yung mga chine-check-in baggage po ninyo, doble po yung lock ninyo ha. Sa akin kasi yung automatic lock lang eh, puta, nabubukas lang pala yan eh, dapat may kandado pa talaga. Pero kahit kandado, nabubukas din oh. Kaya ingat-ingat na lang ho tayo, at tayo mga Pilipino, magiging aware na lang ho, pag bumiyahe ho tayo. At maraming salamat po sa lahat, at kita-kits po tayo muli alas 8. At panoorin nyo po yung eskwelahan, Jose Maria College, na mismong si Pastor Kibuloy po yung nagturo sa amin. Sa loob, medyo maganda. Naiinggit na naman si Ma'am siya dito. At ako po ay naniniwala na si Pastor Kibuloy, nasa panig niya yung katotohanan at nasa panig niya yung kabutihan at ang Diyos. At hindi papayag ang Panginoon na maaresto si Pastor Kibuloy ng walang due process. Kung mangyayari man yan, baka dito na yung hudyat na magkakaroon po ng sakit ng ulo ng todo itong administrasyong tambangag. Manoorin niyo po mamaya, alas 4:30 at siyo po mamaya, alas 8 ng gabi. Maraming salamat sa mga nagpakulay, Maria Paz Ocosi, Come to Life, Jose Benito, Kanda Mermer, Bimbo Hernandez, Lodi Bacol, Edna Bunder Hyde, Alorna Ramos, Rima Quail, Gina Hirayama, Vincent Tampos, Joan Gonzalez, Mike Travelers, Victoria Donato, Evelyn Bautista, Barbie Sarabi. Maraming salamat po sa inyong pakulay. Dami ng tanim bala, animal, tanim daga, tanim ipis, tanim surot. Sabi nila eh. Ngayon salamat, Bisaya, Sugbindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, sa labang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo po ang Bisnak Pilipinas sa inyong mabuhay po kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga Kingdom of Jesus Christ members. Kapit lang, kaya nyo po, kaya po natin ito. Skunyans, Duterte Ryan supporters, and Bantag supporters. Paggalit ka sa droga, magbantag ka. Bisnak Pilipinas! See you po mamaya, alas 8, panoorin nyo naman, alas 4:30 na upload ko. Maganda ho yun, maingit si Hunti Virus at si Ma'am Shea. God first. Maraming salamat, mabuhay po tayong mga Pilipino. Bye bye, Ate Jerry Tusake. Ingat.